Hi guys, welcome back to my channel. So for today's video, Honda launching soon periodic maintenance cost calculator on the website. So itong video na to guys para sa Honda owners and for the future Honda owners. So ito yung magiging cost na makikita natin sa website na walang mandadaya pagdating sa service promo ng Honda Cars Philippines per unit natin. So malalaman naman natin agad kung ano yung mga ginagawa sa ating sasakyan, sa services, at saka kung ano yung magiging epekto para sa paggawa ng calculator sa ating website ni Honda Cars Philippines na makikita natin sa hondafeel.com. So visit na lang guys sa hondafeel.com kung sa mga hindi pa nakakaalam na Honda owner, sa mga future Honda owner. So open in the Google and search hondafeel.com. So lalabas yan yung Honda Cars Philippines na virtual showroom. So magiging ganito yung pagbubungad natin as of now na website na tiningnan ko ngayon sa Honda Cars Philippines. So ito yung makikita nyong mga nakalagay sa website ngayong araw na to. So so pag open guys ng website, so may nakalabas na logo ng Honda, tapos may virtual showroom, and then sa virtual showroom nandun makikita yung periodic maintenance cost ng isang unit mo per year model siya. So I think guys ginagawa to para walang abusado na service employee sa isang unit ni Honda. So ibig sabihin, pag ito yung dineclared na presyo sa website ng calculator natin, so yun talaga yung babayaran mo. So legit talaga guys na walang mandadaya. And then pagdating naman guys sa unit natin, so twice a year lang din naman yung services. So hindi hassle yung pagpunta natin sa dealership kasi nga every 6 months. So and every 6 months na yan guys, so ilang days ba yung 6 months natin, 'di ba? Every 1 month is 30, so 30 times 6, so 180 days. Bibilangin natin sa per day, I think kaya naman siguro ng mga 3-4 'yan na service na employee. Depende yan sa model guys, ha? Kasi mayroon kasing may nagpapagawa, mayroon namang PMS service lang, mayroon naman na papa accessories. So it's depend na lang din kung gaano katagal yung aabutin. So basta service cost ni Honda Cars Philippines per model yan. Sure ako guys, per model yan, per variant yung cost niyan. So kung ano man yung mga plano ni Honda Cars Philippines guys, I will share to you. So update ko na lang kayo about sa website ni Honda Cars Philippines na magbabago siya. So ibig sabihin guys, magdadagsyag siya ng ganitong particular na maintenance cost calculator. So ibig sabihin yan guys, every service natin, kung anong pinapaayos natin, so may mga presyo yan sa website. So doon na lang kayo mag-refer, and then as the dealer sa pagpapaservice nyo na ito yung babayaran natin. So alam nyo na yung budget nyo para hindi yung hassle na bigla na lang napapamahal kayo or else naman mapapatagal. So ito kasi yung nakalagay guys sa magiging launching ng periodic maintenance cost to planning for your budget. So ibig sabihin guys, alam mo na yung magiging budget mo pag nagpapaservice ka na. So know the minimum standard cost in maintaining yung Honda vehicle in tip-top
condition for a worry-free driving experience. So it's a great deal and a great for the consumer, for the customers of Honda Cars Philippines, kasi every 6 months wala nang dadayain, di ba? Kada service mo, kung ano yung gusto mong ipa-service, yun na talaga yung magiging babayaran mo. So makakaipon ka within 6 months for your service plan sa Honda. So bukod na pinakamura na ngayon guys yung service ni Honda, kasi twice a year, so mura na yan kumpara sa ibang brand na ilang beses sila pumupunta. So may hassle free pa, diba? At ito kasi guys yung very convenient na alam mo na yung gagastusin mo, alam mo na yung babudgetin mo within 6 months. So sa 6 months na yun, makakaipon ka na agad na pang service mo. So kung gusto mo talaga na maka-service, na ito yon na alam mo na agad yung presyo, so at least, diba, naka-prepare. So expect naman natin nga hindi naman tayo mapapagastos niyan, kasi yung sabi ni Honda is minimum standard cost, so hindi mahal. So even guys, nagpapasalamat ako kasi si Honda mawawala na yung diesel for the Philippines, and gasoline na tayo for cleaner fuel and cleaner environment guys, no? Kasi ito naman talaga yung magiging future natin. So hindi na talaga available yung diesel, and expect guys yung fuel efficiency of VTEC engine. So dyan ako proud, kasi sa VTEC engine na yan, mas matipid lahat ng konsumo ng Honda, na even malakas siya. So yung performance kasi guys, tinitingnan dyan is yung lakas ng hatak ng power, and then yung syempre yung lakas ng makina natin. So yung lakas ng capacity ng isang bigat na isang sasakyan. So yun talaga guys yung pinakamaganda, na ibig sabihin ko talaga is sulit yung pera pagdating kay Honda once na pinili mo. So I'm thankful na successful yung Honda BRV today, na ito yung nakuha nilang sales is 5,000 more. So 10 months pa lang guys, ha? Wala pang 1 year. So magwa 1 year siya sa September, October onwards. Ayan, so ayan guys, lang naman yung isi-share ko na good news para sa inyo, na hindi tayo mapapahirapan sa budget natin. Alam natin yung babudgetin natin, at saka ang higit sa lahat, mas maganda guys na alam natin na naka-prefer na tayo sa hindi natin pagdating sa service, nag-iisip tayo kung magkano yung pera natin na dadalhin. So ito, alam nyo na ito yung cost. Kung nakadepende na rin kasi guys sa mga model yan, kung matagal na yung model mo, so medyo nandiyan pa rin, naka-declare pa rin yan. And I think kasi ilalabas na ni Honda yung mga model na yan per cost of PMS. So ano pa yung hahanapin nyo guys, diba? Mag Honda ka na, kasi sulit yung Honda. So yan lang guys yung update ko sa inyo, na magiging good as future Honda, and for the Honda owners na mismo, na malapit na yung pagla-launch ng maintenance, periodic maintenance cost calculator. So, diba? Expect guys na worth it, value for money, hassle-free, at saka mapapatipid ka. So, value for money yung mga pinaplano ni Honda. So, thank you Honda, diba? Kahit na medyo mahina yung sales, pero soon darating yung panahon na Honda are the best. Kasi gasoline na guys yung Honda, kaya ano pa yung hihintay nyo, worth it bumili ng gasolina kaysa sa diesel, as my opinion. Kasi nga, nagtataasan lahat, and near for the future, hindi na magagamit yung diesel kasi ma-phase out na. So magiging gasolina na lahat. So expect now pa lang, isipin mo na yung pera mo, pamahal ng pamahal yung sasakyan natin. So diba, ano yung value pag binili mo yung diesel, hindi naman tatagal. So useless, diba? Kaya mag-gasoline ka na, start ngayon, mag-gasoline ka na for everyone. I'm happy naman to share, kasi totoo tayong tao guys, at gusto ko lang din naman na ipa
mulat sa lahat na kung ano yung maganda sa kalusugan, ano yung medyo malinis na positive vibe. Siyempre, kukumpara natin yung diesel versus gasoline, mas okay pa rin yung gasoline. So, ayan lang guys yung mga expectation natin na good news kay Honda. No? So, sana soon lahat Honda Sensing na, and sana soon lahat kompleto na, na maging okay na yung way to purchase a Honda, yung mga ganyan. So, one thing lang na inaabangan ko guys is yung Honda Connect soon. So, yun guys, thank you so much for watching this video. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. God bless everyone. Mabuhay tayong lahat, madlang people. Thank you, bye.